Hi, mga dear. It's 12 o'clock in middle of the day. Ang lamig, ang ano niya, ang araw-araw pero super lamig. Sinipon na ako sa lamig sa antay ng bus. I think the bus is late. Pauwi na sana ako pero man, dito naman sa bus. Ayan, palay ko pa yung bus dito, which is yung bus na ini-expect ko yung sa kabila ay akala ko nandoon na, pero hindi pala. So, nagpunta ako dito kasi nasilip ko siya sa kabilang area. Dito siya paliko. Dito sa area. So, dito ko siya talaga. Intayin yun. Ayan guys, nandito na ako sa loob ng bus, which is, yay! Pasensya na yung bintana ng bus ay marumi. Ayan, yun ang nakikita niyo. So, ito yung bus na sinasakyan ko going sa ako, sa work ko. Tapos ito naman yung bus ko din. Same bus going to home na. Pangalawang bus ko na to since nung galing ako sa morning job ko. So, anyway. Ayan po. Which is very sunny outside, guys. Very sunny, pero ang buti lang yung mainit, maaraw siya, pero lamig. Buti hindi mahangin, kasi otherwise, kung mahangin kasi, ang lamig na, sa winter na lamig, tas plus ang hangin pa, kaya mas lalong yung naramdaman mo sa katawan mo ay talagang minsan hindi mo kaya, yung kamay mo maninigas. Katulad kanina, tagal ko naghintay, which is yung hintay ko kanina talaga as in mga siguro over 15 minutes ako naghintay. Super late yung bus. So anyway, ayun, tumigil-tigas ang mga daliri ko sa paa at saka sa daliri sa kamay. Super lamig talaga as in. Pero hindi pa to guys, hindi pa siya talagang masabing lamig na lamig. Kasi medyo yung pants ko hindi pa doble. Pero otherwise talagang super super lamig. Doble na yung pants ko, doble na rin yung socks ko at saka yung may mga dagdag na akong suot. Ito ngayon long sleeve t-shirt, vest at saka jacket. Pero pag super super lamig, kailangan mo pang may sweater sa loob. Yes, at talagang as in lamig. Pero you know, pag ganito talagang everyday life mo, simple life. Sakay ka lang ng bus, train, basta gusto mong makapunta sa destination mo, makayanan mo kahit anong lamig. But anyway, yes, tumingin ko na tayo dito. Dito ako dito yan, sa lugar na yan, pupunta ako ng downtown. Diyan ako po sumasakay ng pupunta ng downtown. Yes, kaya kahit saan ako lumulusot. yes. Yeah. So anyway, at saka dito sa gawing to, dito kami nakatira. Kung saan, kung banda doon, which is mahirap dahil marumi yung bintana. At saka, yung mga sakyan. Mahirap ano, kasi hindi maganda mo dito sa labas. So, kasi ang dumi, nakakahiya naman. Yes. Diba? Yes. Malapit na ako sa bahay namin. Kasi kanina, yung bandang sa kabilang side, super super dumi yung bintana. Hirap magkuha ng video, but anyway, pati dito rin, pero medyo mas okay. So, malapit na ako.
akin ng aso. Di pa sila exercise. Dahil sa lamig, yung may ibang area pa na yung snow ay hindi pa natutunaw. Tapos, may balita pa Monday is lalamig at mag-snowstorm, which is malamig naman talaga anyway. So ito aking neighborhood. Actually yung banda doon, makita nyo, pwede naman ako bumaba doon sa bus, pero dito lang ako bumaba para mas makita nyo much more better kung during the day, kasi dati pag kumukuha ako ng video is gabi, kaya ano, yan, tahimik dito sa area namin. Medyo ano, may area na hindi nilinis masyado yung sidewalk. Kaya eh pag ganito yung super lamig pero maaraw siya, may area na snow at nag-a-ice. So, yung mas madulas yun lalakarin. Kaya, ingat-ingat talaga kasi otherwise babalandra yung ano mo dyan. Ang hindi dapat mabalandra pag madulas ka. Tsaka, alam nyo guys, ang ginagamit nito pang patuno ng snow is asin. Kaya, may asin dito na nilalagay. Yan, nakita niya yung buo-buo. Yung bubo na yan. Yan, asin. Asin talaga. Siyempre, papalahin yan at saka yung snow blower. Pero lagay mo pa rin ng asin. Kaya, yung iba, yan, yung snow blower ito. O pinapala, tas lagay ng asin. Kaya, malinis yung sidewalk. At yun, andyan na yung aming ano. Kita nyo yung red tawag nito bricks na apartment building. Ayan, sa likod na yan, sa kabilang gilid. Ayun ang aming. Anyway, okay, bye guys. So, see you on my next video and hopefully na enjoy naman kayo sa aking ilang minutes na tour para makita lang nyo ang aking simple life here. Kaya gilid-gilid. Tsaka may kukunin daw ako sa aming kotse. Kasi na una siyang nauwi. Hindi na ako naka kasi medyo malayo kasi yung daanan ko sa, ewan ko bakit dito siya nakapark, but anyway siguro yung kanina dito na siya nagawi. Kailangan ko may kunin sa kotse.
ito pa namang yung susi ko ay ang dumi. May kukunin lang ako, ha? Okay. So, nakuha ko na yung pinakuha sa aking ni Mr. Elmo. So, bye-bye na. Dito na lang ako sa likod dadaan. Ayaw ko. Alright. So, yes. Bye-bye, guys.